mga kaibigan. Naniniwala ba kayo sa pag-ibig through developing by exchanging words and promises? Kasi may ikinasal na walang pag-ibig ang lalaki sa babae. Dahil napilitan lang ito because of a wrong thinking by the parents. Kasi may mga magulang na advance ang pag-iisip, kaya humantong sa kasalan ang dalawa. Sina Dalina Montemayor, 35 years old, at Joel De La Torre, 38 years old, Tubong, Valencia, Bukidnon. Si Joel ay may kasintahan na kapatid ni Dalina. Siya si Charina. Nagkakataon naman na wala ito sa bahay si Charina nang bisitahin ito ni Joel. Kaya si Dalina ang nag-inviting sa kanya habang hinihintay ng binata ang pagdating ng kasintahan. At nang makita ito sa ama ni Dalina na si Julio ang masayang pag-uusap ng dalaga binata, bigla itong umenter ng ganito. Hoy, lalaki, alam ko may namamagitan na sa inyong dalawa, kaya masaya kayong binalik-balikan ang alaala nyo. Kaya kailangan pananagutan mo ang iyong ginawa kay Dalina. Ipapakasal ko kayo. Sumagot si Joel, "No, Manong, hindi totoo yung sinasabi mo. Magkaibigan lang kami ni Dalina at hindi siya ang jowa ko. Basta, sa ayaw mo at sa gusto mo, ipapakasal ko kayo. Pahulyo, makinig ka sa akin. Ako ang paniwalaan. Hindi pwedeng kakasal ka din dahil wala ka ding pag-ibig sa isa't isa. Anak, ang pag-ibig ay matuturuan. Kaya bukas ihahanda na natin ang mga documents for marriage. Isang government employee si Julio at teacher naman ang asawa nito na ina ni Dalina na si Clara. Kaya walang nagawa si Joel ang pumayag sa gusto mangyari sa amin. At nang dumating na si Charina ang totoo niyang mahal, ay umiyak ito na halos malalagutan ang hininga sa sakit ng kalooban sa nararamdaman niya nang ikakasal na ang kanyang kapatid sa kanyang jowa. Ayaw siyang makinig sa mga explanation ng binata at ito ang huling sabi ni Charina. Kinain mo na ako, pati pa ang kapatid ko. How dare you, Joel? At sagot ni Joel, "No, just listen to me, Charina. Shh, keep silence. Because I don't need of any explanations from you. Ikaw, Dalina, ang malandi kong kapatid. Alam mo naman na boyfriend ko si Joel ay pinatulan mo pa. Kaya I hate you, Dalina. Hindi na tayo magkakapatid mula ngayon. Tandaan mo yan." Aalis ako pa, Huli at Maklara. Dahil ayokong makihalubilo sa mga taong ahas sa pamamahal natin. Sumagot si Dalina. Ate, kung makinig ka lang sana sa akin, malulutas ang problema nito. Ngunit tuluyan nang umalis si Charina. Nag-abroad ito. Paon ang hati sa kanyang puso. At itinakda ang kasal na walang namamagitan na pag-ibig sa bawat isa. Ikinasal na walang ligaya at umiyak si Joel sa harapan ng kanyang mga magulang. Ma Amy at Papa Johnny, hindi ko ito kagustuhan. Tulungan niyo ako dito. Hindi ko mahal ang napangasawa ko. Sumagot ang ina. Tahan na anak. Matuturuan mo din siyang mahalin sa pagdating ng araw. No, hindi matuturuan ang puso ko nang dahil sa ginawa ng kanyang ama, magdusa si Dalina habang buhay sa pili ko.
hanggang natapos ang kasalan at dumiretso sila sa venue ng isang function hall, ginanap ang resepsyon. Walang nagaganap na halikan sa simbahan at kitang-kita sa mga sponsors na wala silang pagmamahal sa bawat isa. Ang The Newlywed, kanya-kanya ang uwian. Si Joel dumiretso sa kanilang bahay at si Dalina sa kanilang bahay din. Kaya nagalit ang ama na si Julio. Dalina, puntahan mo si Joel sa kanilang bahay. Wala siyang respeto sa atin. Ikasi pa, Julio, pinilit mo lang siya na magpapakasal sa akin. Hindi ako ang tunay niyang kasintahan. Hindi ako ang love niya, kundi ang Ate Charina. Totoo ba ito, Dalina? Kaya pala umalis si Charina nang dahil nasasaktan siya sa mga pangyayari. Yes pa, Julio. Oh, anak din kita, Dalina. Nangyari na ito. Kaya kailangan nasa iisang bubong kayo. Teka, ihatid kita sa kanya. Ano? Huwag pa. Huwag mong gawin yan sa akin. Bakit ba ipipilit mo akong ipapakain na alam mo na hindi ako ang minais niyang matitikman? Pero walang nagawa si Dalina. Pilit siyang inihatid sa tahanan ng mga dilatoy. At ito ang nangyari sa pagdating ni Julio at Dalina sa tahanan ng mga dilatoy. Kumpare Juni, nasaan ba si Joel? Mag-asawa na sila ng anak ko. Bakit kanya itong pinababayaan? It's okay, kumpare Julio. Problema na nila yon. At huwag tayo makisaw-saw. Kung mahal nila ang isa't isa, ay hindi na pwedeng turuan o pilitin pa. It's okay, kumpare. Ikaw na ang bahala sa kanila. Ipagtitiwala ako si Dalina sa inyo. At umuwi na si Julio. At nang sila na ang nag-uusap ng biyanan, ito ang tanong. Mahal mo ba si Joel, Dalina? Asawa ko na siya sa mga mata ng tao sa Diyos. Kaya mamahalin ko siya pa, Johnny Ann. Maaimi. At nadinig yun ni Joel, kaya lumapit ito. Sorry, Dalina, hindi ko magawang linlangin ang aking puso. Hindi kita maaring mahalin kailanman. Bakit, Joel? Ano ba ang mayroon kay Ate Charina wala na sa akin? Sabihin mo, dahil magmula na ikakasal kita, tinuruan ko na ang puso kong mahalin ka. Ngunit hindi na bumalik ng bahay si Dalina. Doon na siya na sa tahanan ng asawa ng mamalagi. Kahit ginawa siyang patuloy, ay kanya itong inahayaan. Sabi ni Dalina, maglalaba ako sa mga damit namin ni Joel tuwing Sabado at Linggo. Saka ipapakita ko sa kanya na ako ay magaling na asawa at mabait. So pagdating ng gabi, pumasok si Dalina sa kwarto nito ng asawa at ganito ang nangyayari. Ano ang gagawin mo sa kwarto ko, Dalina? Doon ka sa guest room. No, ayaw ko doon. Asawa kita, Joel. Kaya itabi mo ako sa iyong pagtulog. Kaya napilitan si Joel na itabi ang asawa. At nadama ni Dalina ang kaligayahan ng paulit-ulit hanggang nakatulog si Dalina. Ngunit hindi si Joel. Hindi siya masaya. At ganito ang kanyang sinabi sa kanyang sarili. Dalina, alam ko na mahal mo na ako. Pero bakit hindi kita matuturuan na mahalin? Laging si Charina ang nasa aking puso't isipan. Hanggang nagkaroon sila ng anak, kunit hindi pa din niya mahal si Dalina at ang anak nito. Sabi ni Joel, sorry Dalina, si Charina pa din ang mahal ko at darating siya dito po sa susunod na linggo. Sorry talaga, siya ang hinahanap ng aking puso. And to cut the story into short, nasa Pilipinas na si Charina at lalo itong gumanda. Sinalubong niya ito sa airport na punong-puno ng excitement ang nasa kanyang puso. Iba talaga ang mahal mo, parang sumasayaw ang aking puso sa tuwa. At nung nakita na sila buong yakap ng mahigpit ang unang ginawa, sabi ni Joel,
Kamusta ka na, mahal ko? Mahal pa din kita, Joel, pero may asawa ka na. Hindi ko siya mahal, Charina, kaya lihim niya itong ibinahay at nang dahil walang lihim na hindi nabubunyag, nalalaman din ito ni Dalina. Kaya sinundan niya ito at inaantay na matapos nang lumabas na ang dalawa mula sa apartment na kita ni Dalina, sina Joel at Charina at umiyak ito. At sabi ni Joel, "Please, Dalina, layuan mo ako, hindi kita mahal." Ganun ba, Joel? Pati ba ang anak natin? So, lalayo kami. It's okay, Joel. May hangganan ang lahat kong pagtitiis. Pagod na din ang aking puso. At naiintindihan kita. Hindi pala matuturuan ang puso na magmahal. Pero ako, minahal kita. Para sa akin, mahal kita. Nag-sacrifice ako. Ngunit hindi mo nakikita ang pagmamahal ko. Hindi kita pipilitin. Ate Charin, sorry ha. Nasasaktan kita noon nang dahil sa kagagawa ng papa natin. At sa bandang huli, ako pa rin ang nagtuwisa. Ibalik ko si Joel sa inyo. Joel, best of luck. Sana habang buhay kayong lumikay. At huwag niyo kaming alalahanin ni Puisa. Kaya ko siyang palakihin. Kaya ko siyang paaralin at mamahalin. Dahil siya ang buhing alaala sa hangal ng pag-ibig. At inuutosan ni Dalina ang anak ng ganito. Trisa, anak, say to daddy, goodbye. Goodbye, daddy. At nang umalis na ang mag-ina, may nararamdaman na kirot sa puso si Joel. Gusto niya itong sundan, pero pinigilan siya ni Charina. Hey, Joel, do you love me or not? Bakit parang gusto mo silang sundan? Ang babaeng iyon ang sumira sa relasyon natin. Nagpunta ako sa abroad upang takasan lang ang mapait na nangyari sa ating relasyon. Ngunit ngayon, napawid. Totoo pala ang kasabihan na ang buhay ay kasing tulad ng isang gulong. Umiikot pababa at pataas. Ngayon, ikaw na naman, Dalina, ang magdurusa. It's okay, Charina. Just relax. So, habang natutulog si Charina, hindi mapakali si Joel. Lagi siyang inuusin sa kanyang konsensya dahil may anak siya kay Dalina. Kaya ito ang kanyang desisyon. Brisa, anak, miss na miss kita. Hindi kita maaring kalimutan habang ako ay may hininga pa. Walang halaga sa akin ang mundo kapag hindi kita kapiling. Kaya hahanapin kita, Puisa ng Dalina. At kinaumagahan, wala na si Joel sa tabi ni Charina. Hinanap niya ang kanyang mag-ina. Kanya itong tinatawagan, pero wala ng contacts na matatagpuan. Kahit sino at saan siya nagpupunta at nagtatanong, walang nakakaalam kung nasaan ang mag-ina. Umiyak si Joel. Dalina! Puisa! Nasaan kayo? Please, bumalik kayo sa akin. Hindi ko kayo ipagpapapalit kahit kanino man. Maawa kayo sa akin. Patawarin niyo ako. Sa inyo ko pala nakikita ang tunay na kaligayahan. Nang sa ganun ay malayo pa kayo sa akin. Subaybayan ang karugtong kaibigan. Mararamdaman lang natin na mahal natin ang isang tao kapag wala na. Masakit pero dapat natatanggapin dahil ang kamalian ay laging nasa huli. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel, Shorts
See you next time. Love you. Bye. From Rose.